Okay, so ang ginawa ko naman dito, sinort ko siya. So, lahat ng sample na magkakapareho, for example, glucose, lahat pinagsama ko or pinagtabi ko para makita natin kung ano ba yung difference dun sa effect ng magkakaibang solvent natin. Okay, so ayan. Ito ay glucose. So, yung una ay yung water natin, then alcohol, hydrochloric acid. Ganun ulit sa iba pang sample, ganyan ang ginawa ko. So, una yung water. Sa lahat na yan, in-arrange ko siya. Okay, so tingnan natin yung kung gaano ba kadaming residue pa yung natira based sa bawat sample natin. So, yan. Sa glucose natin, ganyan siya. Wala na yung sa ating water. Pero sa alcohol, kung makikita natin, madami pa. So, anong ibig sabihin yan? Bakit kaya hindi natunaw? Anong meron kaya sa alcohol? Pero dito sa ating hydrochloric acid, so ayan, konti na lang o, konti na lang natira. Next, let's have the fructose. Sa fructose, ayan pa, ito yung water, ayan. Ito yung ating alcohol. Ito yung ating hydrochloric acid. Ay, oo. Ayan, part na yan. Nailayo ko konti. Okay, next, let's have ito naman tayo sa ating galactose. Yan, water. Ang konti na lang. Alcohol, ang dami pa. Sa ano naman, hydrochloric acid. Meron pa, pero mas konti. Next, starch. Okay, so yung starch natin, pinakamadami pa rin sa alcohol. Okay, so yan yung ating starch. Ito, mas konti. Okay. Pero yung itsura, nang mapapansin nyo, kahit na, ano, magkakaiba pa rin sila ng, ano, yung parang mas cloudy. Yung part ng, ano, itong hydrochloric acid. Cloudy siya. And then, ito naman kay starch, mapapansin nyo, yung itsura niya. Ito ay, di ba, ito yung part na nagsettle. Tapos, medyo lumalabo. Hanggang pagdating sa taas, maano na siya. Mas clear. So, ganun pag sa water. Pero ito naman, pare-pareha siya, pantay siya sa alcohol. Diba? Ito naman, diretso, parehas lang. Next, let's have our maltose. So, yung maltose natin kanina, sa sample ng water natin, tinan nyo, oh, as in, wala. Parang nag-dissolve talaga siya. Pero dito, pagdating sa alcohol, ang daming natira. Ayan, pero tingnan nyo, ang cute, kasi parang meron siyang boundary. And then, ito naman ay yung ating hydrochloric acid sample. Ayan, meron pa siyang, ano, meron pa siyang natira, pero mas konti compared dun sa ating alcohol. Then, let's have our sucrose, or yung table sugar natin. So, meron pa din. Pero ang cute to kasi meron siyang parang film. Hindi ko maano kasi. Hindi ko alam paano ang tawag niya na. I-focus. Ganyan. Mag-isa lang kasi ako, diba? So, paano ko naman siya. And then, hawak ko yung phone. So, ito naman yung ating alcohol. And then, ito yung ating hydrochloric acid. Kung mapapansin natin sa tatlo, dyan sa ating sucrose,